Good morning po. Din mo lang natin kung paano po i-operate yung button holder niya nitong Brother Opus 8. Ayan, full metal po ito. Ito po yung mga sizes ng button holder niya. Then, meron po tayong nilagay na presser foot para sa button holder niya. Ayan, hindi po tayo makakabuo ng button hole kung wala po tayong presser foot. Ayan, meron po siyang set na presser foot. Para nilagay ko lang siya. Then, nag-select po tayo na button holder niya. Ayan, pindutin lang natin ito. Ayan, kailangan po, paglagay ng presser foot niya, ito, nakababa po siya. Ayan. Kailangan, nakababa ito. Ayan, baba po natin yan. Then, tsaka tayo maka buo ng button holder. Press lang natin ito, yung start button niya. Ayan, automatic po siya na button holder. Ibig sabihin, siya na po yung bahala bumuo ng button holder para sa follower kahit ano po nila. Pagkatapos na puntahin yung button holder, automatic na din siya na mag-stop. Ayan, meron po siyang sizes ng button holder niya. Depende lang sa size na gusto nyo. Ayan, pala try po natin siya ulit. Maganda po ito kasi next-straight mo na siya. Then, sa kanya lalagyan ng zigzag stitch. Ayan, straight muna. Napaka-tibay po, napaka-tibay na. Ayan, napaka-tibay po at napaka-linis. Then, nag-stop na po yan. Automatic button holder po yan. Napakaganda po nito. Sa mga naghahanap po ng pang button holder. Ayan siya. Kali matibay po kasi, nag-straight muna siya. Then, ni-repeat niya ng zigzag. Yung machine po talaga yung nagko-control sa button holder niya. Di bali, dito kayo magsusukat kung gaano kataas yung button hole ninyo. Gusto niyo mataas talaga yung kukuhanin yung button hole. Ito, dito lang kayo magsusukat. Yan. Laparan natin para makita. Then, check natin siya. Yan, sobra naman yan. Ayan, then, push ko lang ito. Sana yung automatic na gumagawa talaga ng button. Ano, pakataas naman meron yan. Meron din po tayong automatic button holder, yung recar. Dinemo na po natin siya. Then ito po, i-demo lang natin kung paano po siya na-operate yung sa button.